Welcome po mga ka-farmers muli sa aking channel, AM Farming. Ngayon po mga ka-farmers ay nag-disinfect po ako ng aking kulungan at kasama po sa pag-disinfect yung pagpapausok po sa loob mismo ng aking kulungan. Ito mga ka-farmers ay isa lang po sa mga paraan ko sa aking pag-disinfect sa aking kulungan. At marami po kasi ditong mga insekto na mga maliliit ay dyan po sa loob niyan kahit na gabi na nga pala. Kaya pala hindi na po natin makikita. Ayan. Kahit po mga ka-farmers ay winawalis at inisprehan, pero may mga insekto pa rin po na hindi naaalis dyan sa bubong, dyan po sa ating mga pawod. Kaya kapag pinapausukan, ayan, umaalis po sila. Yung mga insekto na mga maliliit na pwede pong mangagat sa ating, o pwede po silang makaipikto, masama po ang ipikto sa ating mga broiler, lalo po kapag mga sisiw pa po sila. So mga ka-farmers, bukas ay paparating na po yung aking sisiw. I-inform ko po kayo mga ka-farmers kasi hindi po tayo nakakuha ngayon sa Batangas dahil po mayroong swine ba yun? Swine flu or bird flu sa Batangas. Ayan, kaya mayroon po akong nakuhanan ng sisiw pero hindi po galing mga ka-farmers sa Batangas. Medyo mahal po ng kaunti. So kailangan ko lang po kasi talaga na mayroong sisiw kaya hindi po ako pwedeng tumigil sa pag-aalaga. Mabuti na lang at mayroon po akong nakuhanan. Kaya ang ginawa ko dito kaagad, nung nakaraang Martes ay naibinta po namin lahat. Bali po, dalawang beses lang po na naibinta namin yung aming 400 broiler. Una po na pagkatay namin ay 200, tapos ikalawang pagkatay po namin ay 200 ulit. Ayan, kaya po ay ngayon ay empty na po ang kulungan ito at saka yung isa kong kulungan. So ngayon po ay Lunes. Na ibinta po namin ay Martes yon. Yung pangalawang binta po namin Martes, ang una ay Lunes, pangalawa Martes. So eksakto po na 1 week ngayon. Ayan, so may 1 week na po na nakapagpahinga ang kulungan kong ito. Na-disinfect ko na po ito gamit po yung ating pressure washer. Ngayon po naman ay sinisimulan ko na po na lagyan ng mga cartons dito sa paikot, sa paligid. Tapos po bukas lalagyan ko na lang po ito ng sako tsaka ipa. Bali po, nakahanda na rin po yung aking ipa at saka yung ating sako na ilalagay po dito. Ayan. So bukas ay i-inform ko po kayo pagdating po ng aking sisiw. So welcome po mga ka-farmers muli sa aking channel AM Farming. Ayan, kung mapansin po ninyo mga ka-farmers, itong aking kulungan nandito ngayon sa likod ko ay empty na po, wala na po siyang laman. So yung 400 heads na alaga ko ay naibinta ko po nung nakaraang linggo. So bali 1 week na po ngayon mga ka-farmers na naibinta ko sila. Dalawang beses ko po silang kinatay, bali tig 200. Ayan, tapos yung mortality po yon mga ka-farmers ay 21 piraso. Tapos yung pinaka mabigat po sa kanila is 1.8.
yan 1.8 tapos 1.6, pero yung karamihan po sa kanila ay 1.5. And so ito ay hindi ko pa dinidisinfect. Yung dinidisinfect ko pa lang ay yung nandoon sa kabila. Kasi wala pa namang sisiyo ngayon eh. And so ito mga ka-farmers, nadisinfect ko na po ito gamit po yung ating pressure washer. Ayan. Napansin po ninyo ay malinis na po yung ilalim, na wala na po yung mga ipalahat dyan. Tapos yung aking mga waterer, ayan, pati po yung mga pakainan, nakahanda na po lahat yan. Sa katunayan nga ay nilagyan ko na rin ng box paikot. So yung kulang po dyan ay yung sako na lang at saka yung ipa. Pero nakahanda na rin po yon, yung sako at saka ipa. Hindi ko lang inilalagay dyan. Ugali ko kasi pag sigurado na ang sisiyo ay nandyan, kapag halimbawa undawin na po yung sisiyo bago ko nilalagay yung ipa. Ayan. So ngayon kaya hindi ko po yan inilagay kasi alam naman po natin lahat na mayroon pong swine flu sa Pangasinan lang yata yun eh, pero nadama yata yung Batangas kaya nagbaba po sila ng memo na 1 month ay wala pong sisiyo na bibitawan sila. Kaya hanggang ngayon, so 1 week na po, 1 week dapat may sisiyo na po sana bukas Friday, pero walang sisiyo kaya hindi ko muna nilalagyan po ito ng ipa, pero at least nakahanda na yung brooding ang ito. Mayroon po sana akong inorderan dito banda sa may Visayas, kaso lang ilang beses na din pong nag-cancel kasi ang sabi po ay nagkakahigpitan. Pero mas okay na din po yun mga ka-farmers, no? Mas maganda na din po yung sumunod sa kung ano yung tama, kasi syempre kapag halimbawa nga naman talaga ay makakalusot nga, magkaroon nga tayo ng sisiyo, ay kung may dala-dala namang sakit yon, ay pati po yung ating mga manok na mga native, pati po yung mga itik mahahawaan. So mas malaking disgrasya, mas malaking abala. So mag-aante-ante lang po ako ng isang buwan o baka mahigit pa ito isang buwan. I-inform ko po kayo mga ka-farmers kapag mayroon na po akong paparating ng mga sisiyo. Ngayon ay habang nag-aantay ako ng mga sisiyo, papakita ko muna sa inyo yung aking pinagkakaabalahan. So itong mga pitchen na to mga ka-farmers ay ang ginawa ko dito yung lupa at saka yung ipa na ginamit ko dun sa aking mga manok ay pinaghalo ko. Kaya kung mapansin po ninyo medyo maitim yung lupa, samantala yung original po na lupa yan, ayan po, yan pula, hindi po siya mataba, hindi po siya maganda sa
halaman, kaya kailangan po na haluan siya ng abuno o kaya yung pong ipa. Kaya yung ating mga pichay matataba. Ayan. So, kung mapansin po ninyo ay mayroon pa po siya mga ipa. Ayan o. Ayan. Mayroon pa po siyang ipa. Tapos yung itim. Yung itim na yan. Ayan. Ano po yan? Ipa. So dahil sa siguro malapit na po ito mag 1 year na mga ipa. Ayan siya. Malapit na kasi mag 1 year na naka-stack lang siya. Kaya nagkulay itim na po siya. So yan po mga ka-farmers yung pinagandahan kapag ginagamit po natin ay ipa. Kasi pwede natin siyang ilagay sa mga halaman katulad po nitong mga garden. Yan kung mahilig po kayong mag-garden. Ayan. So list na po yung paggamit, yung pagbili ng abono. Yan po nga yung papaya na yan, no? Nagsisimula na po siyang magbunga. Ayan po, puro lang din po yan ipa. Hindi ko yan nilagyan ng abono katulad po ng urea o kaya complete. Talagang ipa lang po yan yung nandyan sa kanyang puno nakatambak. Ayan po, kaya mababa pa lang siya. Ayan, bubunga na po siya eh. Yan po yung bagong kubo po. Gumawa po ako niyan kasi titira po ako dyan. Ayan, hindi po mga ka-farmers, kailangan talaga na mayroong kubo. Kasi yung kulungan ko nandito siya sa, ayan, nandito po siya sa ano, kawalan. Ayan, kawalan talaga. Kawalan po ito, pero hindi po kawalan dahil marami po ditong magnanakaw. Excuse me po sa mga magnanakaw. Pasintabi po sa inyo mga magnanakaw. Ayan. Kasi yung mga manok ko po dito, tuwing harvest ko, siyempre, bilang ko naman mga ka-farmers yung mga namatay, di po ba? Kahit kayo, bilang ko po yan. Pero bukod doon sa mga namatay, eh bakit mayroon pa rin mga 20 piraso, 15 piraso bawat harvest ko na parang nagiging additional, nawawala. Ay siyempre, hindi naman mawawala yung kung walang nagnanakaw. Yung kasing bahay ko nantumpas sa ibaba, medyo malayo dito. So kapag hating gabi, ayan, marami po kasing mga daan-daan dyan bandao papunta doon sa kabilang bundok. So ngayon, para hindi na din pati ako magkasala sa aking iniisip, edi gumawa po ako dito ng bahay. Ayan. So hindi pa po yan tapos, pero pwede na pong tulugan yan. Okay. Ayan. Okay po mga ka-farmers, hanggang dito lamang po. Abang-abangan lang po ninyo kapag may dumating na po akong sisiw, ay agad ko naman po kayong i-inform. Lalo po kapag dumating yung order ko dito sa Visayas manggagaling, hindi po yun COB, hindi po yun AER. Kung sakasakali dumating po yun, so yan lang po yung kauna-unahan, o kaya yun pa lang ang kauna-unahan kong makakapag-alaga ng sisiw na yon. Ang brand po yon ay Bounty. Ayan, Bounty. Nag-order na po ako yon mga ka-farmers nung nakaraan pa. Pero sa tuwing dumating yung araw na kung kailan paparating na siya, ay lagi akong tinatawagan nung aking supplier na ano daw, kisyo daw nagkahigpitan, kisyo daw nagtaas, kukuha pa rin daw ba ako. Nagtaas siya eh, ang itinaas niya ay nasa 10 pesos bawat isa. Malaking bagay po 'yon. Kung 400 eh di times 400. Eh ang laki pong bagay 'yon, ilang libo po 'yon. Ayun, so kahit nagtaas dahil sa ayaw ko naman na hindi ako nakakapag-alaga ng dire-diretso kasi kailangan mo-order pa rin sana ako. Ang kaso lang, yun nga, kapag may dumating ako mga ka-farmers, i-inform ko po kayo kaagad. Lalo na yung sisiw na yun dahil hindi pa ako noon nakapag-alaga. Titingnan po natin kung anong klaseng sisiw yun at kung paano po natin aalagaan. Okay po mga ka-farmers. Sige po mga ka-farmers. Bye-bye.